Hey, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Tama ho ang aking hinala na sa Game 3, babawi itong Milwaukee Bucks kung saan tumala itong si Giannis ng 33 points at Chris Middleton 35 points para pangunahan ang kanilang kupunan kontra sa Nets kung saan sa first quarter ay malaki na nga ang lamang dito ng Milwaukee Bucks at nag-i-struggle naman itong si Kevin Durant. At matapos na mabusted este ma-foul ni Tucker kanina ay nagalit nga itong si Kevin Durant at agad na tinira ni Tucker itong si Kevin Durant at para bang naglalapahan ang dalawang ito dahil sa picture na ito ay parang nasa 99.8% na nagdikitan nga ang kanilang mga labi sa isa't isa at maging si Draymond Green ay natawa nga rin sa nangyari dahil ang mga security guard ay sumali sa pag-awat na kung isipin ay nandun naman ang kanilang mga assistant coach at ang kanilang mga teammates na umaawat rin sa kanila. At sa video nito ay nagalit pa nga ang isang assistant coach sa isang security guard na umaawat dito kay PJ Tucker. At para mismo kay Draymond Green ay napakalambot na nga talaga ng liga sa ngayon dahil konting banggaan lang, kiskisan, lapaan ay sumasali na ang mga security guard. At overall panalo ang Milwaukee Bucks 83-86 matapos na hindi pumasok ang isang tira ni Durant upang matay ang laro. At siya lamang ay tumala ng 30 points at si Kyrie Irving 22 points. At samantala tinalo nga rin ng Utah Jazz ang Clippers 117-111. At para sa Clippers tumala itong si Reggie Jackson ng 29 points, Kawhi Leonard 21 points at Paul George 27 points. Kung saan sa kanilang laban kanina, nagkaroon ng momentum itong Utah Jazz pagdating sa 3-pointer with 51% at ang Clippers naman 36% at nagdala itong si Donovan Mitchell ng 37 points at si Rudy Gobert 13 points at may 20 rebounds at si Clarkson na may 24 points at kahit na nabaon itong Clippers sa 0-2, malaki pa rin nga ang posibilidad na magkakaroon ng Game 7 sa series na ito dahil sigurado akong magkakaroon dito ng adjustment ang Clippers. Pero mga sir, may iba tayo. Matapos na ating ibinalita noong nakaraang linggo na malaki nga ang posibilidad na mapupunta itong si Westbrook sa Lakers. Well, heto na nga ang posibleng ipapalit kay Russell Westbrook sa Wizards, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, KCP at mayroong dalawang draft picks. Sa ngayon nga ang Wizards ay isa nga din sa mga team na nagkakaroon ng mga balasahan at pinag-iisipan nila kung sila nga ba ay magko-commit dito kay Russell Westbrook for long term. At maliban nga sa akin nabanggit bilang kapalit ni Russell Westbrook, malaki nga din ang posibilidad na ipapasama ng Wizards itong si Dennis Schroeder via sign and trade. Kumbaga mga sir, mawawala yung dalawang draft picks at magiging Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, KCP at Dennis Schroeder. Dahil sa ngayon nga ang kailangan ng Wizards ay agarang tulong at kung sila man nga ay maghihintay pa sa mga draft picks na iyon ay talagang masasayang lang ang kanilang panahon dahil baka what if lang mga sir mag-request inang trade itong si Bradley Beal na siyang iniiwasan naman nilang mangyari. At syempre bilang kapalit makukuha ng Lakers itong si Russell Westbrook at para mismo kay pilin ka na may planong baguhin nga ang kanilang lineup nang hindi ginagalaw ang kanilang core. Sigurado akong magandang addition itong si Russell Westbrook sa kanila dahil kung isipin lang mga sir, di mahirapang pumuntos dito si Russell Westbrook dahil kahit sino man ay pwede niyang pasahan. Davis, LeBron, walang kahirap-hirap. At yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat sa panonood.